Okay, katatapos lang po ng ating kasamahan si Mama Yet at Robles sa kanyang programa. Andito po tayo ngayon sa ating programa, ang Pugad Lawin! Okay, ito po ang inyong lingkod, si Henry Samaniego at ang ating kasamahan si Bishop Harry Samaniego. Sa oras na ito ay medyo hinihintay pa natin yung pagdating ng dalawa kong pangkasama, si Rainbow Angelo at si Engineer Willie Juan. Pagamat siguro baka na traffic na naman, okay, simulan po natin muna ang ating programa sa isang maikling panalangin at konting verses sa ating Biblia. Pangunahan mo sa mga hari, Bishop Harry Samaniego. Ang babasahin po ngayon ay 1 John 1:9, Romans 5:5, and 1 Peter 5:5. Lord Jesus, I ask for you cleansing power as I confess its sin you make me aware of today. Show me more deeply any hidden sins, grief and hurts that I never poured out before you. Touch me and heal me my heart as I acknowledge my face of my sin. I praise you for how you use my sin, the future, to humble me. Thank you for your undeserved, unchanging love. Total cleansing. Amen. Yan po. Okay. Thank you, Brother Harry. At medyo napansin ko, medyo maano yung ating verse, ano? Anong ang chapter yan sa ano? 1 John 1:9 and Romans 5:5. 1:9 saka Romans 5:5. Patungkol sa cleansing, yan. For the sins of men. Yan. Yung cleansing. Ha? Cleansing, yan. So, mayroon po tayo natutuhan. Siguro kung ma-elaborate mo pa, kung ano kasi, imbitahan mo na rin sila doon sa yung inaanohang church? Huwag niyo kalimutan, tuwing linggo sa Lancaster. Lancaster Shaw Boulevard. Jesus Lord Almighty Church every Sunday 10 to 12 po yan. Nandun po ko, Bishop Harry Samaniego at ang aking mga kasama. Yan ay sa may ano no, Mandaluyong. Yun. At palagi yan pagka Linggo every Sunday yan. Doon nag pupulong-pulong ang ating mga fellowship saka ano, counseling. Okay. Po. Meron tayong sanang guest habang hinihintay natin. Tayo magbigay muna ng konting pahapyaw sa ating bantay kalikasan sa ating programang Pugad Lawin. Ang nasabi po ng ating kasamahan si Engineer Willie Juan sa February 2, meron pong pulong-pulong dyan. Actually, induction, hindi siya pulong-pulong, kundi induction. Magkakaroon ng sama-sama at masaya po yun sa may idadaos sa may Camelot. Ang petsa po natin pala ngayon ay January 29, 11 hanggang 12 po tayo ang ating programa. Yung pong mga hindi ngayon pala nakaka-open ang kanilang internet, pwede nyo pong i-type dito sa Kakampi online, ano? Type nyo lang po, Kakampi, double M po yung Kakampi, dasnews.blogspot.com. At yung ating website, www.ustream.tv/channel/kakampi online. At kung gusto nyo po makipag talakayan, pwede po kayong tumawag sa ating linya. Dito sa ating telepono, 553-8656 or 480-5811. 1, 2. Okay, at pwede nyo rin po i-text kung meron po kayong pagkakataon na makapag-text sa aking CP. Ito ang ating cellphone number, 0926-187-5105. Ulitin ko po, 0926-187-5105. At sa una pong ating awitin, okay, meron po tayong nagawa kasi excited lang ako may broadcast, ano? Itong ating awitin na Bantay Kalikasan. Since ito ay patungkol sa pag-aalaga ng ating kalikasan at pagbabantay, kaya naisip ko po, nagawan siya ng isang parang video, okay na rin. Kung ready na siya, Chris, pwede natin mapatugtog. Yes. Oo. Kaya ba?
bantay kalikasan. Ayan. Ayan. Kasi kahapon ay talagang nirush ko na lang siya, in-edit ko na para mas ma-appreciate niyo naman yung video. Okay? Ready na siya. Sige, play natin. Hindi ata kaya, no? Hindi kaya, mabigat. Parang kailangan niya mag-adjust. Hmm. Mukhang lahat yan ay i-adjust, ano? Nasa movie maker kasi. So anyway, talakayin muna natin ito. Bago niyo mapakinggan uli yung Bantay Kalikasan. Alam mo, Brother Harry, para sa ating kasamahan din sa nanonood ngayon sa kanilang internet TV or sa ating mga gustong magkaroon ng idea, no? Alam mo yung ka-awiting Amazing Grace? Yo, ha? Ito yan. Mm-hmm. Yung Amazing Grace ay nilikha, no? Mm. Ni John Henry Newton. Ah, so Newton? Oo, John Henry. Ito eh... Parang si Alex... Yung inventor ba yan? Oo, inventor yan. Inventor? He was born July 24, 1725 hanggang December 21, 1807. Ano siya? Great, he's a British sailor. Aba, mukhang umokay na. Nagmilagro na. Sige, patugtog muna natin yung ating video. Ayan. Sige. Ang ginagahasa ang ating gabundukan, malungkot na katotohanan ay pin natin bantayan. Bumubuhang kabundukan, maraming namamatay, silang nakikinabang na ating namang kapahamakan. Yun. Illegal na pagkakahoy, matroso at mina, bundok dati lunti ay ngayon hinapanag na. Ngayon walang tahanan, maawa naman kayo, huwag silang bahala, isigaw na, tigilan na. Oh. Sobrang pagmimina, ilog nilasun nyo. Sila sa ating dagat, unti-unting nawawala. Samar, Sibuyan, Cagayan, Agusan, marami pang lugar, pinagahasan nyo. Okay. Inang kalikasan, ating bantayan, tulungan nyo kung puksain silang lahat. Kami mga biktima na mga gawain nyo. Palitan kayo mga busado, masasamang gawain nyo. Magkahamal. Tayo'y kumilos na, huwag nating hayaan silang mapagsamantala. Ako'y nakikiusap sa inyo, kilan na. Okay.
Okay. Okay, yan po ang ating awitin na nilikha last year. Yes. At sa tulong po ng may kapalat na likha rin, maski pa paano, ang arrangement at yung video kay kagabi ko lang natapos. Yan. So, it's about caring at propagating yung ating mga kabundukan, no? Na huwag masira. Alam mo, Brother Harry, yung mga napapansin natin just last year. Just last year, okay ba yan? Oh. Nadaanan tayo ng malalakas na bagyo. Although hindi masyadong na-hit ang Metro Manila, pero ang saka lugar dyan sa Davao, no? Davao. Na we used to nung dating tayo maliliit pa, doon tayo halos na nag-high school. Mm-hmm. And I remember right dyan sa... Maulan lang doon eh, walang bagyo. Oh, hindi yan nai-hit eh. Hindi yan talaga na ano ng mga sabihin natin na malalakas na ulan o bagyo. Magkaroon man, ulan-ulan lang pero wala talaga yung pinsala na pinsala. Halos... Ngayon lang nangyari yun. Wasakin talaga ang ano... Pero yun talaga na-hit sa kalahin, Compostela Valley, yung mga lugar na yun na nasasabi natin na hindi na maiwasan na talagang yung mga gahaman sa mapagkaperahan lang. At yun naman ating mga kababayan, wala na rin siguro silang pakialam kung nandun lang sila sa gilid na nakatira. Parang okay na kami dito. Eh, hindi nila napansin. Eh, malulunod pala sila doon sa lugar na yun. Oo. No? Mm-hmm. At siguro, pati yung ano, yung mapapansin natin, yung mga... yung mga isda, yung mga ibon na halos wala na matirhan, yung mga isda ay namamatay dahil sa mercury content ng tubig, ano, nalalason ang mga isda. Ang isda sa yung tubig, ano, nawawala na yung purity at wala na, na-destroy ang kanilang tirahan. So, yun ang aking isa sa mga advocacy na maka likha ng bagay na maiparinig sa ating mga viewers yung patungkol dyan sa Bantay Kalikasan. And isa sa ating mapapansin no, sa ngayon, sabihin natin marami nga tayong mga tumutulong, pero ano ang sigaw ng mga taga mga kapatid natin dyan sa Davao? Pengi po ng pagkain. Oo. Diba? Nahirap yan. Pingi po ng pagkain. Aba, ang ibig sabihin, umabot ba yung mga tulong? Although sabihin natin na malalaki ang mga network na nagpunta riyan, hindi pa rin naging sapat. No? Hindi pa rin naging sapat. But anyway, alam niyo po, yung awiting Bantay Kalikasan ay nandito po sa song hits na ito. Uh-oh. Isa po sa nabigay ng pagkakataon na maipublish ay ang song hits na ito na featured dyan si Rihanna. No? Pero yung awitin ay nasa page ba? Okay. Ayan. Okay, nasa page 59. Yun po yung Bantay Kalikasan. Ayan. Kasi bihira naman po ma-publish. Ayan. Bantay Kalikasan. At mapapansin nyo po, bawat letra po letra, ay at least siguro na-explain ko kung paano natin paliwanag o manawagan sa ating mga kapatiran dyan sa lugar. Lalong-lalo na sa Agusan, sa Samar, o sa parte ng Mindanao, parte ng Visayas, ano? Halos dito rin sa atin, dito sa Luzon, ay marami rin na lugar dyan, lalo na sa Quezon, no? Pag talagang sabihin natin, overflowing of yung tubig, halos sa nung Ondoy ay wala talagang halos sa ano ba ito? Is it the end of the world? Ha? Sila nga nabigla eh. Oh. Nung dumating yung biglang ulan. Oo. Bulusok talaga at eh. Biglang tumaas yung tubig. Mapapansin mo, no? Mm-hmm. Yung sabi nila end of the world daw yung 2012. Wala naman nangyari. Oh. So, huwag po rin tayo masyado nagpapaniwala doon sa mga maling haka-haka ng iba. Na halos gusto lang din ay siguro magkaroon ng pangalan o sumikat o ano pa man na ang tanging basehan po rin natin talaga lagi ay ang Bible.
So ito po yung salita ng Diyos sa Holy Book na binabanggit ay sa kanya lang tayo manalig, ano? Ang anak, sabi nga si Jesus, hindi alam, o sino mang mga propeta na magsasalita, hindi alam, ang ama lang daw sa taas ang nakakaalam ng patungkol sa kung yan ay end of the world. Okay, anyway, balik tayo uli. Alam mo kanina may nabanggit ako, Brother Harry, tungkol dito kay ano, kay John Henry Newton. Kasi ito na very interesting, ano? Amazing since, grace. Oo. Yung kinompose niya, Amazing Grace, how sweet the sound. Sige nga. But anyway, itong si John Henry Newton, babanggitin ko lang uli. Ito siya, si John Henry Newton ay pinanganak July 24, 1725. At noong December 21, 1807, yung kanyang huli, no? Na dito sa mundo, he was a British sailor, an Anglican clergyman, starting his career on the sea as a young at a young age, ha? So naging sailor siya, no, at a young age. For a few years after experiencing a religious conversion, he became a minister. So naging ministro siya, a hymn writer, and a later a prominent supporter of the abolition of slavery. Alam mo, si John slavery, si John Newton talagang pinaglaban niya yung ano, mga ano sa England. England. Yung mga black, no? Slaves. Black slave. Oo. Sabi diba, nga, may pinikula niya, black slave. Oo, yun. Slavery. So yung kanyang nagawa, bagamat humihingi ng katarungan, no? Yung Amazing Grace. No? Amazing Grace. Maganda. Ito yung talagang halos sa makabagbag damdamin, ha? Yung awitin na yan. Meron ka bang letter dyan? Pwede mo rin kasi basahin mamaya. Mahanap mo, no? So itong awitin ito ay naging parang naging paborito ng bawat mga Christian. Kasi very powerful.